So pag nakikita kayo ngayon ni Alex Gonzaga, pinagtatawanan nyo na lang yung nakaraan? Karoon kami ng samahan na relasyon. Kung ano man yung sa past nun, tama. Si Gina, makilala mo. Ano, nagsabi ka ba na ito na itong babaeng ito? Hindi pa. So landian lang kayo? Landian lang kami nung time. Paano landian? Sarap mo landian na yun. Mababalikan ko lang yun. Kasi nga alam ko, pag naging kami ni Gina, game over na. Pus na ako. Pag musikero, no, parang may attitude. Well, ako, at least sa sarili ko, alam ko yun. Hindi naman kayo nagkasamaan ng loob sa banda. Definitely, hindi kami okay. Nung time na umalis si Unique dun sa banda, ako yung pinagbababash sa mga tao. Selfish mo, kupal ka, sama talaga na ugali mo. Sinira mo yung banda. Money jerk ka. Ibalik mo siya doon. Yeah. Ang gago yan. Matay ka na. Mga times pa rin ngayon na nagulat ako, umiya ako sa gabi kasi. Pero baka paghahanda lang ito parang erase your heads na mag-re-re-re mo. Eto, hindi niya alam to. Kasi nung nag-guest siya sa WhatsApp, lagi ako nandun pag alam kong nandun siya. Oo, tumitimbi sa kasi Buong Navarro. Kasi crush ko siya eh. Kian Cipriano. Oh, salamat. Oo. Salamat sa oras mo. So ngayong na narinig mo na crush kita, anong reaction mo? Ba't hindi ko nalaman nung panahon na yun? Eh, hindi mo mamimit si Gina. Sabagay. Sa'yo na ako mahumaling. Hindi, kasi nga, di pag kumakanta siya, ang lakas ng appeal mo. Why etos? Salamat. Oo, kaya pag timbre sa akin ni Vong, pare, nandito yung ano mo. Crush mo. Pare, hindi yung crush mo, pare. Hindi kasi kumpare, magkumpare kami. So, nagpupunta talaga ako doon, manonood sa'yo. O, nung kalalili pa yon. Pero ikaw ba, Kia, nung araw, I'm sure, di ba pag banda yun, ang dami nagkakakrush. Lalo na sa lead vocalist. O, nung time mo ba nang nasa kalalili ka, anong experience mo doon? Of course, na-enjoy ko naman yung adoration, yung admiration, yung ano nila na they like what you do, parang ganon, di ba? Pero in terms of experience at ano, ang masasabi ko na enjoy ko yung lahat na nangyari, lalo nung mga nagsisimula o yung heydays. Nung time na pumasok kasi kami, 17, 18 years old ako, so may culture shock. Ito pala yun, ito pala yung nangyari. Totoo pala siya, may ganito siyang experience. Dami kong encounters nung time na yun sa iba't ibang tao. So pag nakikita kayo ngayon ni Alex Gonzaga, pinagtatawanan nyo na lang yung nakaraan? Parang ganun siguro. Parang nag-mature na kayo. Oo, kasi lagi kong sinasabi ito na, kung meron akong isang tao na pinakamatagal na nakasama rin sa industriya, si Alex kasi talaga. Kasi unang stint ko sa TV, kami ni Alex yung magkasama. Kasi hindi ako marunong umarte, wala akong idea. Kasi tumutugtog lang ako, tapos napunta ako dun sa sitwasyon na yun hanggang sa karoon kami ng samahan na relasyon. Oh, in a way, hindi naman kami naging kami, di ba? Pero of course, we had a good run dun sa ano na yun. But siya kasi yung pinakamaraming beses ko rin nakatrabaho. At masasabi ko na naging kaibigan ko na rin si Alex talaga. Kung ano man yung sa past nun, tama, nakakatawa na lang siya na diba? Pag-usapan. Which I think, and I treasure that. Kasi bihira rin na ganun. Diba? Correct. At marami nagkagusto sa inyo noon. Diba? Pero ngayon, tinanong nyo, para kayong, may kanya-kanya na kayong pamilya. Oh, naging asara na nga siya eh. Kahit, talaga? Kasi kahit dati to sa I Can See Your Voice, parang nagiging joke na naging asara na yung sa amin before, ganyan. Pero actually, tatanungan pa nga kami noon, parang okay lang ba sa inyo to? Okay lang ba na? Pagbibitaw na yung joke? Kasi syempre, nire-respeto rin namin yung mga partners. Correct. Pero curious lang ako, no? Ba't nagiging eventually humihiwalay at nagiging soloista yung mga miyembro ng banda, lalo na yung mga vokalista? Normal ba yun? Feeling ko iba-iba ang sitwasyon ng bawat banda, bawat grupo. Ang dami kasing factors. Kasi pag naging party ka ng isang banda, hindi lang naman yan tutugtog kayo eh. Kailangan mong pakisamahan at tanggapin ang flaws ng bawat isa. Iba't ibang ugali, iba't ibang upbringing, iba't ibang yabang, iba't ibang... Alam mo yun, parang test of character din talaga. And I think isang factor din siguro, well, I can only speak for myself, di ba? Na parang siguro, ito kasi marami rin mga banda na tight at tight pa rin naman talaga sila. So, depende lang siguro talaga sa relationship ng mga tao sa loob.
Lalo na ako, matagal kasi ako na, na 17 years ka sa Kalalim. Ako siguro, masasabi ko, I felt my time is done doon. Mm-hmm. And I think kailangan ko yung honor yun. Kasi even before naman, kahit nandun din ako sa banda, gumagawa rin ako ng mga solo projects, gumagawa akong solo album, mm-hmm. gumagawa akong ganyan. Pero iba rin naman yung naging storya namin. Mm-hmm. Diba? Meron na rin mga bagay na ako kesa ituloy-tuloy natin to at magka-problema rin tayo, eh, I'd rather na umexit na. Mm-hmm. Diba? Parang gano'n. Pag musikero, no? Parang may attitude. Talaga ba? hindi ma attitude na pangit yung attitude, mm-hmm. kundi may iba, angas. May angas, may ibang karakter. Mm-hmm. Ganun kayo. Well, ako at least sa sarili ko, alam ko yun. Na meron akong ganung asta. Siguro I think it also comes with kung ano yung music na tinutugtog mo, na po-portray mo siya. Kasi you have to live it eh. Doon siya magiging authentic eh. Siyempre, yung iba, alam nila kung hindi naman kayo nagkasamaan ng loob sa banda. Well, definitely hindi kami okay. Hindi kami goods. Mm-hmm. Diba? It's sad. It's sad na ganun. Kasi ako naman, I'm always willing to talk and discuss things, mm-hmm. and ganun. But I think ang sad part lang is umabot siya sa point na instead na mag-usap-usap, eh napunta sa social media yung issue. Doon ka agad dinala. Actually, more on ano nga, hang natin na yung jersey. Diba? Parang we've had a good run, we've done it. And ako, nire-respeto ko yun, nire-recognize ko yung parang magandang entity o magandang career na nagawa. But I just feel bad na parang choose yourself or pag i-value mo yung sarili mo, ang lalabas ka agad sa ibang tao eh, ang selfish mo. O bad trip ka, umalis ka for choosing yourself. So, kaya sabi ko, I think yung 17 years na binigay ko rin, eh, hindi naman siguro rin biro yun. Ang dami mong nalabas doon. But as a tao kasi ako yung palaging gusto ko na nag-grow ako, gusto ko nag-evolve ako, gusto ko na na-feel yung value ko as an artist, as a tao. And siguro compounded na rin talaga lahat ng bagay na it's time to grow. At hindi lang para sa akin yun. I'm sure para sa akin. Pero baka paghahanda lang ito parang eraser heads na magre-reunion kayo someday. hindi siguro. Not for now. I don't see it. Not now, not tomorrow. Hmm. So, ako, okay ako sa ginagawa ko. Tsaka isang factor din kasi, Mama Odge, na iba na rin kasi yung ginagawa ko eh. Alam ko na nasa ibang stage at chapter na ako ng buhay ko na eto, meron akong pinapatakbong record label, talent management, tapos inalagaan akong pamilya, may pinapalaki akong mga anak, may tinatry ako na alagaan na sarili ko. Kasi all my life, lagi akong ano eh, sige, bibigay ko dito para maging okay lahat. Pero na-realize ko na dami ko ring oras na hindi talaga binigay sa sarili ko. So, if I gave 17 years there, I think I deserve the next 17 years of my life to give it to whatever na gusto ko talagang gawin. O kung kaninong oras ko gusto ibigay yung nalalabi ko oras sa mundo. So, yun yung hindi mo nagawa noon. Kasi parang ano ka, all mind to give ka. Yeah. Kasi wala ka pang mga pananagutan sa buhay masyado. Mm, rock and roll eh. Oo, rock and roll. Oh, saya nito eh. Ito yun, ganito. But syempre, pag may pamilya ka, sabi ko dati, ang number one sa akin, music. Sa music, yan, art, passion, ganito, ganyan. Pero nagkapamilya ako, lahat naging secondary. Yung career, secondary. Ito yung priority. Pamilya ko, more than anything, I choose my family kahit ano pa yan, di ba? Parang ganun. So, I wanna give my full time and attention to myself. Kasi alam ko na pag binigay ko yung attention sa sarili ko at inayos ko yung sarili ko, mas mahalaga ako yung pamilya. Di ba? Kasi ang hirap kung ako yung nawawala eh. So, bakit si Kian ganun sa pamilya? Bakit sobra kang maalaga, warrior? Yun talagang sobrang priority mong pamilya. Meron bang backstory to? Ako, I come from a very humble, average family. Mm-hmm. Na nakita ko sa pamilya ko, naramdaman ko sa pamilya yung tunay na pagmamahal ng pamilya. May tatlo akong kapatid, akong panganay, yung nanay at tatay ko, alam ko na ginapang nila kami. Kumbaga, kung meron akong masasabi na pinakaswerte ako na nagkaroon ako sa yung pamilya ko, di ba? But isa rin siguro sa mga factors kung bakit din ako like giving it my all to my family now. Kasi ano rin eh, iba rin yung naging kwento kasi ng buhay ko. Sabi ko nga, sobrang simple, sobrang wala naman ng drama, walang anything na ano. Until 2015, nagpakasal kami ni China. And we found out we're having a baby. And we got married November 2015.
March 2016, namatay daddy ko. Ano yun? Biglaan talaga. So, nagtitaping kami. Kasama ko sila Hoopy. Nagtitaping kami ng Dolce Amore. Oh. Tapos, pag uwi ko ng mga 6 a.m., 7 a.m., bigla ko nakakuha ng tawag from my brother na iba na yung tono. Si daddy, ganito, ganyan. Eh, hindi ko alam nangyari. Hindi siya, na-attack yata ako. Ganito. Tapos, parang ano nangyari. Tapos, punta ko kaagad. Ano kasi naabutan ko? Wala na. Wala na yung daddy ko. Tapos, noong time na yon, March na matay dad ko, April, ipapanganak yung panganay ko. Tapos, alam ko na yung daddy ko sobrang gustong-gusto niya magkapo. Kasi tatlo kami lalaki. Tapos, nalaman niya babae yung magiging anak ko. So, sobrang niyang excited niya. So, parang roller coaster yung pakiramdam, yung emosyon na nawala yung tatay mo na pinakamamahal mo. Biglang may isang tao naman na dumating na parang napaglaruan yung emosyon ko ng mga bagay-bagay. So, nung pinanganak yung anak ko, bigla ako sa akin na ngayon na nagsimula ako ng pamilya, wala akong tatay na matanungan. Paano ba to? Dad, paano ba yung gagawin dito? Anong mangyayari? So, nagluluksa ka dito pero nagsiselebrate ka ng isang bagong buhay dito. Na naisip ko rin kung, dahil nga syempre buong buhay ko career-oriented ako. So, ang dami kong oras na sinayang na sana binigay ko sa tatay ko. Na or mas nag-bond. We had a good time together naman. A good amount of time together. Pero alam ko lang na ang dami kong sinayang na oras na sana binigay ko sa tatay ko. Pero dahil busy ako sa pagtanda, hindi ko alam na take for granted ko ba o marami akong oras na pinagsisisihan na bakit hindi ko binigay sa'yo? Bakit? Noong time na yun, nakikipag-inuman ako sa mga kaibigan ko pero sana pala tayo na lang nag-inuman. Or, alam mo yun, parang may ganun ako. Kaya nung nagkaroon ako ng sarili kong pamilya, nagluluksa pa rin ako, pero I know I have to make this work and be a good father to my child. Ayoko na magkaroon ng pagsisisi rin ako na kesa binigay ko sa mga anak ko o kay China yung oras, nandun lang ako sa trabaho doon. Kaya hands-on. Kaya sobra ako. Even yung pandemic, 2 years kaming walang labasan talaga na solid kasi nga, siyempre, iniisip ko yung anak ko, baka magkasakit. Iniisip ko yung, diba, nakwento ko nga sa'yo kanina mo, Oj, diba, lahat ng inquiries ng trabaho, kailangan kong tanggihan kasi na-feel ko lang na hindi ko kayang mawala sa kanila ng matagal kasi alam kong kailangan nila ako, lalo pandemic pa. Ano yun, sinasabi ko na sa sarili ko na kung lumipas man to, 2020, 2021, kung hindi ko man tanggapin itong mga projects na to, pagdating ng panahon, alam ko sasabihin ko sa sarili ko na sila yung best choice. Kahit gano'ng maganda yung project. Masasabi ko, anong ginawa mo noong 2020, 2021, 2022? Sama ko yung pamilya. Kumbaga, wala rin naman akong pinagsisisihan na gano'n. Kasi, at least, kasama ko sila, di ba? Parang, kaya ka tatanungin mo ako, nasaan ka nun? Kasama ko yung pamilya ko. Nakita ko sila lumaki sa mata ko. Oh. And alam ko rin kasi yung feeling na, or nag-dawn na sa akin na, ang bilis lang pala ng buhay. Ang bilis lang pala ng panahon na tatanda sila, tatanda. Habang tumatanda sila, tumatanda rin ako. So, hindi ko rin alam kung hanggang kailan ako nandito. So, might as well give everything to them now. Diba? Ako, gusto ko lang ma-experience ng mga anak ko na pag dumating man yung panahon na wala na ako, let's say, masasabi na hindi kasama ko si daddy palagi. Kumbaga, binigay niya sa amin yung oras niya, which I think is the best gift or best ano na mabibigay ko sa kanila yung oras ko na hindi lang yung presensya na nandyan ako ha, yung attention ko sa kanila na paglaro ako sa kanila, kausap ko sila sa mga bagay-bagay. So may ganun din sa akin. Even nung pinanganak yung panganay ko, matay-dad ko, pinanganak yung panganay ko, ang sumalo sa akin yung father ko, si Papa Greek. Yakap niya ako. Mula ngayon, ako na daddy. Oh. So, syempre, father yung loko. Tapos, bago pa lang kami sisimula ng pamilya ng China, tapos biglang may yumakap sa akin, di ako na. Ako na daddy. Di, okay, thank you. 3 years after, siya naman namatay. Tapos, namatay siya a few months before ipanganak yung bunso ko. Parang, ito na naman ulit. Di ba, parang dalawang tatay na yung ginawala sa akin, yung sumalo sa akin, na naramdaman ko na nagkaroon ako ng tatay ng 3 years man lang. Nawala pa. Ano gagawin ko? So, yun din siguro yung rason kung bakit sobra kong attached sa pamilya. Sobra ko silang gustong kasama palagi. Hindi naman talaga pwedeng mawala yung bilis na ng buhay, no? Diba? Ang naging problema ko kasi, Mama Oj, hindi ako karoon ng time na talagang magluksa. Ang ginawa ko, napaka-busy ako. Ngayon ako nagsasuffer deep inside. Kasi dahil hindi ko siya nalabas, lagi ako, kumbaga parang naging traumatic siya sa akin na every time makakakuha ka ng phone call from a family member, ano ba ito?
napapranig. Alam mo yung ganun. So hindi ko siya nalabas eh. Parang mali. Kaya kung sa mga nanonood, di ba ngayon din, parang may mawala na tao sa buhay mo na importante. I think important na i-acknowledge mo yung lungkot, acknowledge mo yung ano. Kasi sa akin, akala ko tama yung ginagawa ko na naging busy. Pero hindi. May mga times pa rin ngayon na magulat ako, umiyak ako sa gabi kasi na kahit ilang taon nang wala sila, parang nakatagal yun, pero fresh pa rin. Oo, umiiyak ka sa gabi kasi naaalala mo sila or hindi mo pa rin ma-accept yung fact na wala na sila? Pareho. Lahat yun. Kasi ako, pag ano talaga siya, compounded siya nung parang magsisisi mo na sana, binigil yung ganito, or namimiss mo. Siyempre, lalo ngayon na nagpapalaki ako ng dalawang anak. Di ba may mga tanong minsan na parang, okay na akong gawin? Ano dapat ko gawin para sa kanila? Parang wala akong solid na pwedeng pagtanungan ng advice. So, modelo. Na modelo. Bago mamatay tatay ko, ang sabi niya sa akin, kasi tinanong ko siya, Dad, ano ba lang gawin ko? Malapit naman lang si China. Ilang buwan na lang. Ano bang ma-advise mo sa akin? Hindi ko alam eh. Ngayon, hindi ko alam. Basta, madaling maging ama. Mahirap magpaka-ama. So, unang tawa pa ako eh. Tapos biglang tumagal. Sabi ko, may sense nga. Mahirap pala talaga na panindigan na talagang tatay ka sa kanya. So yun yung pilit kong ginagawa sa mga anak ko, na maging tatay sa kanila. Parang ganun. Since hands-on ka na, may tanong ka pa rin ba? Eh, discarding mo na itong umiiral na yun sa mga anak mo? Honestly, ngayon, wala. Pero, ang lungkot ko naman ngayon is, sana nakita niyo ito. Diba? Or, Daddy, sana nakikita mo ito. Ang cute ng apo mo. Nagsasalita na siya, naglalaro na siya, nag-aaral na siya, o masayo na siya, alam mo yung gano'n. So, doon ako nalulungkot eh, yung wala yung experience sa akin. Kasi syempre, tatay mo yun eh. Kung meron kang gusto mong makita na proud sa'yo, yung tatay mo talaga, di ba? 7 years na kayo ni China. 7 years. So, nung si China makilala mo, ano, nagsabi ka ba na ito na to, ito na tong babaeng to? Nung una ko siya nakilala, hindi pa. Nagkasama kami sa isang show talaga na, alam mo yung something yung, ano, iba tong babaeng to ba? Siya rin pala, ganun din yan. But hindi kasi, nung time kasi niyan, syempre may mga relationship kami, respective relationship. Pero until parehas kami rin na naging single. Pero nung time na yon, wala pa ako sa zone na parang, of course, I was still dating around. Tapos kinuha ko siyang assistant director sa, kasi didirect ako ng mga music videos. Siya kinukuha ko assistant director, ganyan. Doon, may something na kami ha. I mean, may kumbaga, naglalandian na rin talaga kami nung pero time. Wala pa. Pero walang official. Formal, ano, official. Kasi nga, alam din niyang, ano, siya rin galing sa matagal na relationship. So, and, landian lang kayo? Landian lang kami nung time na yun. Paano landian? Sarap na landian na yun. Mababalikan ko lang yun. Magagarapong ko yung moments sa nilandian. Magagarapong ko yun. Di ba? Pero, kasi siya, nakasama ko nga siya lang palagi di ba pinakaibigan. Parang may tanong sa akin na kaibigan, paano ko nakita mo siya ng mga boyfriend na? Anong reaction mo? Patigil ako. Ba't ko nga ba pinapatagal pa yung eto? Kasi nga alam ko, pag naging kami ni China, game over na. Pus na ako. I mean, off the market na talaga. Ano na, siya na talaga. Siya lang ang babaeng tinitingnan. So, doon ko na-realize, ito pala yung gusto kong babae all this time. Siya pala talaga yun. Hanggang sa nag-express na ako sa kanya na gusto ko na maging girlfriend kita, ganyan. Ginawa ko yun sa simbahan. So, parang sabi ko, doon ko siya tinanong. Hindi ka naliga? Kumbaga kasi nga may something na rin talaga. Diba? So, tinanong ko siya parang, tingnan mo, ano ba? Ganyan. Makita ko na malalo yung exact na sinabi ko. Sabi niya sa akin, huwag ako tanongin mo, tanongin mo. So, pinakita niya yung scene. Si Papa Jesus, yun. Okay lang daw, sabi niya. Hindi ko sa kanya. Kasi yun, tapos hanggang sa naging kami na, from there, hindi na kami nag-iwa. Inseparable na kami up to this day. Kasi hindi kami nag-iwa. Siguro, hindi lang kami magkakasama pag may trabaho or gig out of town o may kung ano man. Pero masasabi ko na yung past 7 years ng buhay ko, si China yung pinaka-kasama kong tao talaga. Pero nung first month niya bilang mag-joke, ano na yun? Seryosong-seryoso na yun. O, totoo ba na meron na kayong joint account? Meron na. First month namin ni China, nag-decide kami na mag-open ng joint account. Kasi nga, nagpa-plano na kami ng kasal. First month, parang natanong ako, tingin mo, pag-proposal pa ako ng China, ganito, pili na ako si Iseng, ganyan-ganyan. Uy, 2 weeks pa lang kayo, ano magpa-proposal? Sabi ko, hindi, ito na yun eh. Ito yung, alam ko, ito na yung gusto kong makasama sa buhay ko. Tapos, 2 months after, we found out, we're pregnant.
So, doon na, tuloy-tuloy na. Napaagalang ata yung plano natin, pero eto na rin yun. Mm-hmm. Diba? Parang nagbibiroan nga kami palagi hanggang ngayon na, tingin mo kung di tayo magka-baby agad, anong naging tema natin? Sabi mo, magkaka-baby talaga tayo agad. Kasi sobra tayong into sa isa't isa. So, talagang inevitable na ganun yung mangyari. So, yun, pakasal kami 6 months after. Nag-propose muna ako, 3 months, and then 6th month, nagpakasal kami. So, paano kayo nag-ahalinhinan sa mga bata? Nag-take turns. Pag may trabaho ka, or pareho kayo may trabaho ni China? Depende. Pag halimbawang may trabaho si China na kailangan gawin, definitely ako nakatoko sa kanila. Kung may kailangan akong gawin, si China naman yung nakatoko sa kanila. Kasi ano na kami, parang 3 years, more than 3 years na kaming walang house help, walang yaya. Mm-hmm. Kaya talagang kami talaga, hindi siya madali. Hindi ko masasabihin na, dali, okay lang, smooth lang. Hindi, mahirap talaga. Kasi minsan may times sa kami na, wait lang, ano gawin natin? And, di ba, nag-manage ka pa ng artist. So, yun, para kami iba pang anak eh. Pero nakuha naman namin yung rhythm. At feeling ko nakakatulong din sa relationship namin na dinaanan namin yun. Kasi alam namin na kahit sa mukha dali na parte ng mundo, mabubuhay kami. Kami-kami. Tsaka masasabi ko na yung mga anak ko, hindi sila yung tipong lumaki sa ibang tao. Lumaki sila sa amin. Ano yung pinangako mo kay Chi? Lagi kong sinasabi sa kanya naman, lagi kong, tsaka yung parang pinaka-pangako sa kanya, hindi ko siya pumapayaan. Kahit anong mangyari ko. Pag-gabi, sinabi ko sa kanya, ito lang ako for you. Kahit anong mangyari, malikod man lahat, malikod yung mundo, ano man, dito lang ako. Ano mang problema meron ka, kunin. Hindi kita pababayaan, dito lang ako. Ano mang mangyari sa buhay natin. Kasi masyado kami realistic ni China na couple eh. Na parang alam namin na okay kami ngayon, pero hindi rin naman imposible na sa future eh... Hindi pala kayo. Oo, di ba? Parang hindi mo masasabi, but yun kasi yung lagi kong parang mentality, mindset ko palagi na wala na yung past, wala pa yung future. Kung meron lang tayo, ito. Present. Yung present lang. So, dito tayo mabuhay kasi dito, ito lang talaga yung meron tayo. So, yun yung sabi ko, basta nandito ako para sa'yo. Di ba? Was there a time umiyak ka kay China? Marami kasing factors eh, di ba? Parang may times na sa pamilya, may times na sa trabaho. But mostly, iyak namin sa isa't isa ni China is yung intention namin sa mga bagay-bagay, sa mga tao, ay maayos. Pero laging tinitignan as masama. Or laging, ano, parang ano bang ginawa namin masama sa inyo? Ano yung mga ganon? Or ano pang problema eh. Gusto lang naman namin maging maayos at tumulong, ganito, ganyan. Yung mga bagay pa na hindi mo lang maintindihan kung ba't nangyayari or hindi maintindihan ba't nag-isip yung ibang tao or ba't, lalo pag nasa social media, di ba? Parang, hindi na sila magsalita. Ba't ang cruel mga, parang wala kang ginagawang tama sa ano, di ba? Parang laging... Lagi sila may sinasabi. Di ba, post ka ng maayos or may ano ka, may judgment, ano yan, gago yan, or... Di ba, baka matay ka na, or ano ka na, di ba, parang wala ka ng silbi, or blah, 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 di ba? So, even before nung ma-manage pa ako ng banda, nung time na umalis si Unique dun sa banda, ako yung pinagbababash ng mga tao, fourth grade sa banda niya. Ako yung pinagbababash na parang, sinira mo yung banda, ikaw yung rason, but na ano, sayang, they could have been the greatest artist in the Philippines, pero sinira mo, manager ka, ibalik mo siya doon, ganito, ganyan, sinira, ganyan. Tapos parang ako, seryoso ba kayo? Ganun ka, ano yung tingin nyo kay Unique? Tingin nyo, hindi nag-iisip yung bata, matalinong bata yun. Hindi ko yun para diktahan o maano, desisyon niya yun. Nagkataon na ako yung manager na kasama niya, but yung magagawa ko, di ba? Kung gusto nung bata yun. Pero I think, lahat naman ng ano, hahanap ng blame at nagkataon na ako yung target nila. So, ako nga ngayon, natatawa ako pag may nakita pa rin ako ng mga comment, ay balik mo na si Unique doon, ganyan pa. Alam ko, hiwalay na nga rin sila ng path. Di ba? Parang nung ba? May mga ganun na nangyayari na hindi mo na, wala ka namang ginagawa. Pero magagalit sila sa'yo just because or wala sila. Ito, even nung umexit ako sa dati kong banda, ganun din. Selfish mo, kupal ka, sama talaga na ugali mo. Now I know na meron ka talaga something. Ba't mo iniwan yung banda, ganyan-ganyan. So parang, alam mo yung ang weird na pag meron kang ginawa or let's say sa sitwasyon ko na yun na pinili ko yung sarili ko, ang masamain nila. Kaya parang hindi ko maintindihan. So parang nawalang punto na magpadala ka sa ganun. Kasi alam ko sa sarili ko na yung pagkatao ko o yung buhay ko o yung lahat ng ginagawa ko, hindi siya na-validate ng opinion nyo. Wala akong, well, thank you.
'di ba, nagbibigay kayo ng oras pa rin, pero wala akong pakialam sa wala akong pakialam sa opinion niyo, 'di ba? I'm gonna live my life and I'm not living my life for you. 'Di ba? But thank you, you're there. 'Di ba? You exist and meron tayong connection called online, 'di ba? Pero hindi ko ever hayaan na ma-validate yung thoughts ko o yung pagkatao ko, anuman opinion ko, dahil lang sa kanila. Pero ano, Kian, kailan dumating yung panahon na kailangan na rin palang mag-manage? Nung ano, meron kaming management before, nung banda, and then we left that management. It was a rough ano rin. Pero umalis kami na management. Tapos, we were doing things on our own. Talagang completely independent. Nasabi sa akin ng father-in-law ko, ba't di ka mag-manage? Di kayo mag-manage ni China? Hindi ko papa, sarili ko, hindi ko ma-manage. Ma-manage ko ba ibang tao? Hirap naman. Pero parang, hindi ko na kaya yata. For some weird reason, a week after, may nakilala akong banda. Yun nga, yung banda na yun. So, okay, hindi ko inaano to, pero biglang nag-fall sa lap ko yung opportunity to do it. Hanggang sa naging okay yung run, naging successful yung grupo. And then when I detached myself, nung si Unique na yung umalis na sa grupo at nagpa-manage sa akin, dun ko na na-realize na, ah, seryoso na to. Kasi before, manage ako lang akong tatay. Pero nung si Unique na yung minanage ko, sabi ko, hindi, seryoso na to. Kasi lumapit siya sa akin to do it and magbibigay ako ng servisyo sa tao na to. Magbibigay ako ng panahon at attention sa tao na to. So might as well professionalize it. Up until, kinontak na ako nila Boss Vic. At Boss Vic del Rosario ng Viva. Sinabi nila sa amin, tara, meeting tayo. Maybe we can talk about Unique and talk about your movie career also. Ganyan-ganyan. Tapos parang, sige, tara, meet tayo. Tapos meeting kami. Tapos sabi niya, gusto niyong gumawa tayo, simula tayo ng record label. Sige po, pag-isipan po namin, ganito, ganyan. Nag-isip talaga kami at nag-consult kami, ganito, ganyan. Hanggang sa, hindi, maganda na gawin natin ito. Kasi merong naniniwala sa atin. Diba? Ang dami na nating nakilalang mga bosses sa buhay natin o mga tao na nandyan. Pero itong mamang to, gusto tayo investan. Gusto niya tayo. Naniniwala siya sa kung anong pwede natin gawin kahit wala naman talaga tayo. Alam pa. So itong OC recording, kasosyo si Boss Vic. Partner ko si Boss Vic. Ano kami, co-chairman, CEO kami ni Boss Vic. Si China yung vice president namin. Nung nakipag-partner up sa amin sila Boss Vic, medyo natakot din ako siya. Diba ito papasukin natin? Viva yan! Ang laking kumpanya yan! Kakainin tayo ng buhay! Or baka ma-put to waste lang ito. Kasi syempre, pag nagsimula ka ng ganitong negosyo at nag-manage ka na ng talents at nag-produce ka na ng music na ibang artist, alam mo sa sarili mo na may isa-sacrifice ka sa karir mo. Diba? Na kesa ikaw yung us as an artist. Kaya diba gusto sabi kasi gusto ka itong mga kwentuhan, gusto ko malaman yung mga storya mo din at makuha na advice. Kasi may isa-sacrifice ka talaga na part ng karir mo eh. Exactly. Sa sideline ka, tapos sila yung papaganunin mo. So parang, sulit ba to ganyan? At sobra akong thankful. So, nung sinimula namin to, wala talaga kaming alam. Pero, nagkataon, nagkaroon ng mga hits. Naka-sign kami ng mga artists na nag-hit din, and the rest is history. Talent manager na pala si Kian. Idol kita eh. Idol kita eh. Kasi, nung sa WhatsApp, pa rin ba natin. Pero ako kasi na-enjoy ko siya. Na-enjoy ko yung pagmamanage. Saka ibang ano, ibang ikaw. Ibang galawan. Diba? Ibang galawan. Oo. Na, so, si Kian ba ay kakanta pa rin? Magko-concert pa rin? Oo naman. Actually, meron kaming concert ni Unique at ni Adi sa November 29 sa New Frontier Theater. Ang title nun, Pulso. Nag-usap kami nila China one time, pati nila Boss Vic na, diba, pandemic, ang dami nangyari, hindi na. Walang live shows, ganyan. Tapos parang sabi na, tara gawa tayo ng show ngayon na parang jump start to para sa mga mangyayari pa next year. At kasi isipin mo, Mama Oj, kahit pandemic, sobra namin blessed. Kala nga namin, umpisa mag-fold up kami kasi nga, pandemic, anong gagawin namin? Walang live show, walang ganito. Hindi hirap mag-record mga tao, pero kabutihang palad. Eh, nakapag, kumbaga, mas lumaki yung kumpanya, mas nag-grow yung may abundant blessings na nangyari. It's time to celebrate all the good things na nangyari. And yung mga artists na, like sila Unique at si Adi na napalaki rin ng OC with me, eh, gagawa kami ng show altogether kasi hindi siya palagi nangyayari. Tapos, etong show na to, Mamaunch, hindi siya yung typical na show na nakikita niyo na pagtumugtog kami sa mall or sa isang venue, sa isang province or ganyan. Hindi siya yung yun. Talagang concert stage talaga na taste namin, yung aesthetic na gusto namin, yung tunog na gusto namin. Kasi Paolo Valenciano ang magdidirect.
po. So, ano kami talaga, naka-full blast kami dun sa buong concept nung show. Tapos, three artists, ako, si Unique, si Abby, magkakaibang generation, magkakaibang tunog, magkakaibang genre. Paano namin yung pagsasama-samahin sa isang entablado. So, yun yung showcase namin for Pulso sa November 29. Sana makapunta ka. Oo naman, Diyos ko. Ano ang may papayo mo, Kian, doon sa mga wannabes, doon sa mga gustong maging Kian Cipriano o gusto na magkaroon ng sariling identity pagdating sa larangan ng musika? Well, una, kailangan mong malaman yung purpose mo, kung bakit mo pinapasok. Whether purpose mo ay magpasikat lang o makakuha ng atensyon o tumaas ang social media following o kung ano mang intention, at least alam mo siya. Para pag pumasok ka doon, kaya mo na mag-commit kasi meron kang goal. So kung may pangarap ka na maging musikero, ang pinaka-unang, parang sa akin, ang pinaka-unang susi talaga eh kumuha ka ng malupit. Kumuha ka ng malupit na kanta, kumuha ka ng, kung performer ka, mag-perform ka ng malupit. Basta huwag mong bigyan yung tao ng mediocre. Kasi yun yung magiging ticket mo sa lahat ng opportunities na magbubukas para sa'yo na if you kick ass, if you do great in something, yung tipong mapanood ka ng tao tapos napahinto sila kasi ang lupit ng ginagawa mo. I think yun yung pwede kong masabi sa kanila na lupitan mo, di ba? And hindi lang ito pasikatan o hindi ito tungkol lang sa pera. At the end of the day, this is a relationship-based industry, di ba? Na maaring sikat na sikat ka ngayon, pero dahil may ugali ka, yung mga tao na nasa paligid mo, hindi mo nire-respeto, wala rin kwenta. Respeto sa sarili, respeto sa craft, at respeto sa mga tao na nakatrabaho. Kasi no way in hell na magagawa mo siya mag-isa. Never. Kumbaga, bawat individual ay responsable sa kanya-kanyang sobriety. Pumunta ka ba dito para magwala o magwalwal o magpaka-rockstar lang o magpaka-ano lang? Hindi. Again, kung yun purpose mo, wala kang magagawa. Pero alam naman natin na marami na rin na tao na hindi naging maganda ang buhay dahil sa hindi magandang substance. Kailangan mo tignan eh, para kailangan mo ba talaga siya or sinasabi mo lang sa sarili mo na kailangan mo siya. I think lagi namang hindi ano gusto natin na mangyari eh. Nandito ka for the music, for the art. Everything else sa paligid mo, fleeting lahat. So, sayang yung pakiramdam, sayang yung experience kung hindi mo rin talaga siya mai-enjoy na nakatapak ka sa liba. Basta maging responsibilidad ka sa sarili mo. I-responsibilidad mo yung sarili mo. Huwag mong i-ankla sa ibang bagay like vices or ano, kung ano man. Diba? It's all about the music. I mean. Sanay naman ako Sanay ako naman na lang. Sanay ako. Sanay ako.